Ama namin, Diyos po, na makapangyarihan sa lahat, salamat sa pagkakataong ito na kami po'y makapag-aral ng salita ninyo. We pray na pagpalain niyo po ang umagang ito, kausapin niyo kami, patawarin niyo kami, Ama, sa aming mga kasalanan. In Jesus' name we pray, Amen. Okay, so, 1 Peter chapter 1, buksan niyo yung Bible sa 1 Peter chapter 1, verse 9. 1 Peter 1, verse 19. Sorry. 1 Peter chapter 1. Vincent, warning nito. Next time na magsalita ka uli, labas na. 1 Peter chapter 1. I'm sorry, 2 Peter pala. 2 Peter chapter 1 verse 19. 2 Peter, pagkatapos ng 1 Peter, sa 2 Peter. 2 Peter chapter 1 verse 19, ang sabi dito, we have also a more sure word of prophecy, whereunto ye do well that ye take heed as unto light that shineth in a dark place until the day dawn and the day star arise in your heart. So gusto kong pansinin ninyo, as part of our study this morning, yung sinabi ni Peter that what Peter said that the Bible or the word that we have is a sure word, meaning trustworthy and honest and reliable word of prophecy. Alam nyo ba, mga kabataan, do you know that our Bible contains a lot of prophecies? Pag sinabing prophecy, when you say prophecy, this is something that you are going to tell that is going to happen in the future. So halimbawa, ang propesiya ko ay, halimbawa, propesiya ko si Pam. Pag-uwi niya sa bahay, ay makakakita siya halimbawa ng 1,000,000 piso. Yan ay isang klase ng prophecy. Pero sa tingin niyo, matutupad kaya o hindi? Most probably, hindi. Kasi ako yung humula. Halimbawa, hunang-hula ako na, halimbawa, si Nicole, pagdating niya sa school, sa kanyang pagpasok, ay makakakita siya ng bagong bag na bigay sa kanya. So yun ay isang klase ng prophecy. It's a kind of hula or prophecy. Pero sa tingin niyo, matutupad kaya yun o hindi? Most probably, hindi. Kasi pag tayong tao ang nanghula, most probably, it would not happen. But, alam niyo ba, mga kabataan, that the Bible that we have, that we hold, contains a lot of prophecies. Sige, tuloy na kayo. The Bible that we hold contains a lot of prophecy. And in fact, some of the prophecies in the Bible are already fulfilled. Meaning, yung mga prophecy na nasa Bible, some of them ay natupad na. Some of them are already fulfilled. Now, yun ay isang bagay na nagpapatunay na hindi ordinary ang Bible. Meaning, it is the Word of God. Yung the fact that the Bible contains fulfilled prophecy, it proves that the Bible is the Word of God. Kasi tingnan nyo, pag ang tao humula, most probably hindi ito matutupad. If the people, maybe the people around in this room, say something about the future, most probably, it would not happen. Katulad nung example ko kanina, kay Pam at kay Nicole, nanghula ako, pero most probably, it would not happen. Pero ang Bible, pag ang Bible ay nagbigay ng hula, itong tandaan nyo, whenever you find a prophecy in the Bible, it is 100% sure it will happen. And it happens literally. Ibig sabihin, pag sinabi ng Bible na sa hinaharap ay magkakaroon ng tatakan ng 666, it will happen literally. Pag sinabi ng Bible na, alam nyo ba, mga prophecy in the future, pagka, sino sa inyong bumibili sa sari-sari store? Lahat siguro tayo bumibili sa sari-sari store. Alam nyo ba, sa hinaharap, hindi na pera ang dadalhin niyo para makabili kayo sa hinaharap. What you're going to show, kung kayo ay may iwan sa tribulation, ipapakita nyo lamang yung tatak na 666 sa kamay or sa noo. Pabili po,
Ito po yung tatako ng 666. Kapag ka wala kang tatak, hindi ka pagbibilhan. At yan yung mangyayari hindi sa hinaharap. Now, titingnan natin, meron tayo dun sa page number 6 ng ating lesson, there are 14 fulfilled prophecies that we can see in the Bible na yun yung nagpapatunay na kung ang mga 14 na to ay natupad literally, yun ay prueba, that is a proof that the Bible is the Word of God. Hindi lamang to ordinary na libro. Kasi hindi lamang, remember last week, yung mga scientific evidences na unang sinabi ng Bible bago nakita ng mga scientists. Ganon din dito. Yung mga hula na natupad na, the fulfilled prophecy, ito ay nagpapatunay na ang Bible is the Word of God. Una, alam nyo ba, the first prophecy, the prophecies pertaining to Jesus Christ's entire life was written down in the Old Testament before He was born. There are around 191 messianic prophecies. There are 191 messianic prophecies in the Old Testament referring to the Lord Jesus Christ. And some of them are already fulfilled. So unang hula na meron ang Bible na natupad na ay yung mga hula or prophecies about the Lord Jesus Christ. Now una, sa Micah chapter 5, tingnan nyo, Micah chapter 5, in the Old Testament, sino unang makakakita? Pakitayo and then pakibasa. If you're the first one who find it, stand up and read. Micah chapter 5, verse 2. But thou, Bethlehem Ephratah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me, that is to be ruler in Israel, whose goings forth have been from of old. Okay. So, Micah prophesied about the birthplace of the Lord Jesus Christ. Saan ipinanganak si Jesus Christ? Bethlehem. But Micah prophesied it. Pangalawa, Isaiah 53 verse 2. Isaiah 53 verse 2. Not only Jesus Christ's birthplace, the second one is Isaiah 53 verse 2. For he shall grow up before him as a tender plant, as a root out of the dry ground. He has no form nor comeliness, and we shall see him. There is no beauty that we should desire him. Not only his birthplace was prophesied, the second is how the nation Israel rejected him is already prophesied by Isaiah. Isaiah 53 verse 2. Now, naalala nyo ba, nung si Jesus Christ ay nagpunta dito sa lupa, siya kaya ay tinanggap ng bansang Israel o hindi? Sinong may idea? Arian, tinanggap ba siya? Hindi. Remember, ipinako pa nga siya ng bansang Israel, ng mga Hudyo. At alam nyo, yung pagtanggap ng mga tao, the reception of the Jewish nation is prophesied by Isaiah 700 years before mangyari yon. Isaiah 53:2. Birthplace, the rejection of the Jewish nation. Pangatlo, Psalms 41, verse 9. Sinong unang nakakita? Pakitayo and pakibasa. Psalms 41, verse 9. Sige. Psalms 41, verse 9. Ye mine own familiar friend, in whom I trusted, which thy seed of my bread has written that is healed against me. Okay, thank you, Grace. So, third prophecy na napulpil kay Jesus Christ, the betrayal by his friend. Remember? Na sino ang nag-betray kay Jesus Christ? Judas. Si Judas. At alam niyo yung pagkaka-betray ni Judas ay na-prophesied ni David in Psalm 41 verse number 9. It's amazing na 1,000 taon bago mangyari kay Jesus Christ yon, 1,000 years before Christ, the prophet David prophesied the betrayal of Judas in Psalms 41 verse 9. Not only that,
Ika-apat, the his trial and death. Sino nakakalala sa inyo ng pagkamatay ni Jesus Christ at yung kanyang trial? Ito yung nangyari. Pag binasa niyo, when you read the trial and death of Jesus Christ in the gospel, saan siya nahuli ng gabi? What's the place where he was captured? Garden of Gethsemane. After Garden of Gethsemane, dinala si Jesus Christ madaling araw sa mga high priest, kay Herod, sa kay Pilato, at doon, tinarayal siya. Pero walang makitang kasalanan kay Jesus Christ. Pero, sabi ng bansang Israel, ipako siya. Kaya pagdating ng umaga, ipinako siya ng alas 9 sa cross. At kailan siya namatay? Alas 3 ng hapon, namatay. At pagkatapos noon, namatay siya, inilibing siya noong hapon din iyon, noong gabi din iyon, bago magdilim. Now, alam niyo ba, the story of his death, the happenings sa mga pangyayari noong araw na iyon, the events of that day, the crucifixion of the Lord Jesus Christ, was already prophesied in the Old Testament. Example, tingnan nyo na lamang to sa inyong bahay for the sake of time. The perversion of justice. Nabanggit siya ng Isaiah 53, verse 7 and 8. Yung numbering ni Jesus Christ with transgressors. Remember, when Jesus Christ was crucified, who are the two persons behind him that were also crucified? Magnanakaw or male factor. At naalam nyo ba ng Isaiah 53 verse 12 na prophesy siya ni Isaiah na siya ay ibibilang sa mga masasamang tao. Si Jesus Christ ay hindi magnanakaw pero ibinilang siyang magnanakaw. Kasi noong unang panahon, alam nyo ba, noong unang panahon, death penalty ang crucifixion. Yung mga pinapako lamang sa cross ay yung merong kasalanan. Pero si Jesus Christ ay walang kasalanan. Pero na-prophesy siya ni Isaiah na ibinilang siya with transgressor. Pangatlo, Psalm 22 verse 16, tingnan natin ito. This is a good prophecy. Psalms 22 verse 16. Psalm 22 verse 16. Sinong makakita? Mikey. Okay, ipitin nyo na lamang sa Psalm 16, pero sa Psalm 16, Psalms 22 rather, ito ay isinulat ni David 1,000 years bago siya ipanganak si Jesus Christ. Before birth of Jesus Christ, Psalm 22 was already written by David. Now, in fact, alam niyo ba na ang crucifixion, pag sinabing crucifixion is the man, the way, the Roman killed ang mga criminals. So, at alam niyo ba, nung panahon ni David, 1,000 years before Jesus Christ, hindi pa nai-invento ang crucifixion. Hindi pa nai-invento ang crucifixion. Maaaring ang kamatayan ng unang panahon ay hugot ulo. Maaaring is sa espada. Pero nung crucifixion, hindi pa siya naiimbento. Pero, tingnan nyo, ito yung kamangha-mangha sa Bible. Sa Psalm 22 verse 16, sinabi ni David dito, "They pierce my hands and my feet." Sa Tagalog, ay ipinako ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Now, tingnan nyo to. Kung alam nyo ang Bible, kung nabasa nyo ang Old Testament at ang buhay ni David, never in the life of David that he was crucified. Because crucifixion is not yet invented. And in the story, in the life of David, he was never crucified. But why David said that he pierced my hand and my feet? It is a prophecy. 1,000 years bago ipako si Jesus Christ, nakita ni David through divine inspiration na si Jesus Christ ay ipapako. Hindi ba kamangha-mangha? Ano pa, tingnan nyo pa yung Psalm 22 verse 1. Dun din sa Psalm 22 verse 1. Yung eksaktong sinabi ni Jesus Christ
sa cross. Nakita din siya ni David. Psalm 22, verse 1. Sino nakakita? Sige, Mikey. Okay, thank you. Te Mikey. Naalala nyo nung bago mamatay si Jesus Christ, bago mag-alas tres ng hapon, nakapapo na siya? Ang sabi ni Jesus Christ, my God, why hast thou forsaken me? O aking Diyos, bakit mo ako kinalimutan? At nun, sabi ng Bible, he gave up his ghost. He gave up the ghost. Ibig sabihin, namatay na siya nung alas tres. At yung sinabi, the exact words of the Lord Jesus Christ when he was crucified, nabanggit siya ni David in Psalm 22. Gano'ng katagal to bago natupad? 1,000 years. Kamangha-mangha. Just imagine the exact word na sinabi. Now ito, halimbawa parang ganito. Si Irian, halimbawa, magkakaroon siya ng anak. Tapos yung anak niya magkakaroon ng anak din. So ako muna yun. Tapos yung magkakaanak. Ikasampung anak sa lahi ni Arian. Kaya ko bang mahulaan yung sasabihin nung ikasampung apo ni Arian bago siya mamatay? Sampo. Kasi 1,000 years. Or let's say 100 yung generation. Kaya ba natin hulaan? Hindi. But that's how David prophesied the exact word of Jesus Christ. Parang ikasampung apo ni David. Doon namulaan ni Jesus, ni David yung exact words. Now, is it miracle? Exactly. It's a miracle. And yan ay nagpapatunay that proves that the Bible that we hold is not an ordinary literature. It is the Word of God. Ano pa? Yung words, yung pagkapako, the piercing of his hand and his feet, the mocking of the people, when Jesus Christ was crucified, the people around him mock him. Ano yung klaseng pagmamak sa kanya? Tingnan nyo. Sa Psalms 22 pa rin, verse 7 and 8. Psalm 22, verse 7 and 8. Ati-chan, pakikibasa ako. All they that see me laugh me to scorn. They shoot out the lip. They shake the head, saying, he trusted in the Lord that he would deliver. Let him deliver. Seeing he delight in him. Okay. Ito yung sinabi ni David. Now, tingnan natin sa Matthew, kung yun nga ba ang tunay na nangyari. Ipitin nyo lamang sa Psalm 22. Babalik tayo dyan sa Psalm 22. Tingnan nyo ang Matthew 27, 1,000 years, fast forward tayo. Matthew 27, verse 39. Yun ba ang tunay na naginawa ng mga tao kay Jesus Christ? Yun ba ang sinabi? Tingnan nyo ang Matthew 27, verse 39. Muna. Mikey, pakibasa ako. Okay, sabi sa ni Matthew, habang kinikwento niya yung ginawa ng mga tao habang nakapako si Jesus Christ, halimbawa doon nakapako si Jesus Christ, nakatingin tayo lahat, ang ginagawa ng tao, anong ibig sabihin ng ganung reaction? What kind of expression is that? Yung halimbawa, panghinayang o parang pangungutya, wagging their hands. Pero tingnan nyo, yung reaction ng mga tao yung wagging your hands ng Psalm 20, ng Matthew 27, sinabi siya ni David in Matthew 22, verse number 7. Sabi doon, they shake the head, saying, sabi doon, Psalms 22, verse 7, they shake the head. Ginagano nila kanilang ulo. Yung sinabi, yung nangyari na sinabi ni Matthew, at yung sinabi ni David 1,000 years before, na gumaganon yung tao, na pangungut siya, nangyari. At tingnan nyo, ano pa yung sinabi ng mga tao? Sa Matthew 27, verse 41 to 43. Matthew 27, 41 to 43.
Sino nakakita? Okay, basa. Iba naman. Nakakita. Joe, can you read 41? Matthew, are you there na? Oh, sige, Mikey na lang. Sige. Matthew 27, 41 to 43. Okay. That's interesting. Habang yung mga tao gumaganon, nakapako na si Jesus Christ, halimbawa kaaway nila si Jesus Christ, yung mga Hudyo, at ang sabi ng mga tao, kung yan nga ang Panginoon, bakit hindi siya bumaba at iligtas niya yung kanyang sarili? Yun ang sabi ni Matthew. At alam nyo, yan din ang sinabi ni David 1,000 years sa Psalm 22, yung binasa ni kanina, verse 8, Psalm 22, verse 8, he trusted on the Lord, nagtitiwala siya sa Panginoon, that he would deliver him, let him deliver him, seeing he delighted in him. Just think about that. Tingnan nyo, yung mga tao na nakatingin kay Jesus Christ, habang nakapako si Jesus Christ, ganito ang sinabi nila, nagtitiwala siya sa Panginoon. Bakit hindi niya iligtas ang kanyang sarili? Bakit hindi siya iligtas ng Panginoon? Pangungutya. Yung pangungutya ng mga tao, the mocking of the people, is prophesied as well by David. Kamangha-mangha yun. Parang ganito. Halimbawa, yung apo mo, Ate Arian, merong magiging kaaway. Yung ikasampung apo mo, kaya niyo bang hulaan yung sasabihin ng kaaway ng apo ni Arian? No. You cannot say it. But David prophesied about it exactly in detail. Kamangha-mangha. Ano pa? Sa Psalms 22, verse 17, you will see there that the people sitting and staring, also prophesied in Matthew 27, no bones broken. It is also fulfilled. The soldiers gambling for his garment. Remember when Jesus Christ was already dead? During this crucifixion, while Jesus Christ is in the cross, the soldiers, the Roman soldiers, gamble his garment. And it's also prophesied by David in Psalms 22, verse 17, yung pagsusugal ng mga sundalo, na prophesied din siya. Also, yung pagkalibing ni Jesus Christ sa libingan ng mayaman is also prophesied. So, kamangha-mangha siya. So, dito sa ating handouts, hindi na natin nabasa lahat. We cannot read all the verses. But in your home, try na basahin yung mga Old Testament passage at yung New Testament passage, at doon yung mapapansin na nagmamatch siya. Ibig sabihin, kapareha siya. Yan ay nagpapatunay yung sinabi ng Old ay natupad sa New Testament. Yung pagkamatay ni Jesus Christ. So, unang patunay, unang prophecy na mapapansin nyo na nagpapatunay na ang Bible ay Word of God is yung mga prophecy regarding kay Jesus Christ. Exactly na natupad siya. Now, pangalawang prophecy in Daniel 12:4, not only the prophecy about Jesus Christ, Daniel 12:4, it's in the Old Testament, after Ezekiel, Daniel. Pero dyan, nandiyan ka na? Pakibasa ako. Daniel 12:4. But thou, O Daniel, hast the word and still the book. Even in the time of end, many shall run before, and shall they shall be in prison. Okay. Now, ito naman, ito ay natupad. Ang sabi dito, Daniel 12:4, it is interesting. Sabi doon, yung huling part ng Daniel 12:4, many shall run to and fro. Many shall run to and fro. Now, anong ibig sabihin nito? Alam nyo ba na
100 years ago, 1900s, o maybe 200 years ago, yung pagta-travel ay napakahirap. 200 years ago, para ikaw ang makapag-travel, halimbawa, you are from the Philippines and you want to travel, halimbawa, sa Paris or sa US or sa ibang bansa. Ang kailangan mong gawin, kailangan sumakay ka ng isang barko na matatag, malaki, kasi kung hindi malaki yung barko mo, hindi ka makakarating. And in order to go there, is kailangan mong mag-spend at least siguro isang buwan o higit pa sa iyong voyage. Pero nung na-invento yung eroplano, remember? Na na-invento ang eroplano, sa loob lamang ng ilang oras, kaya mong pumunta sa isa kabilang panig ng mundo. Now, as an example, meron tayong globe dito. Ito yung William, how long it takes for you to travel from United States to Philippines? About 14 hours. 14 hours. Yung United States from Pennsylvania, including the domestic flight, right? Seven to our home. Oh, okay. So another 7. So, for example, 14 hours. Halimbawa, ito yung United States. Nandito sila. Sa yellow na to. Nakarating sila sa bahagi na ito na green, Philippines, ganyang kalayo, kabilang panig na ng mundo, for about 14 hours lamang. Pero nung 200 years ago, napakahirap yun. Kasi kailangan mong bumangka ng ilang buwan para makapagdating ka lamang dito sa Pilipinas. Pero ngayon, 14 hours lamang kaya mong makapunta na sa anumang bahagi ng mundong ito. Nang sabi ni David, men, to and fro. Yung travel, yung bahay na tupad na sa ating panahon, na ang mga tao kaya nang pumunta sa iba't ibang lugar nang napakadali na lamang, pabalik-balik, natupad na. And just tingnan nyo ang Daniel 12:4, men shall, it's future tense, run to and fro. Natupad na ba yan sa ating panahon? Yes or no? Yes. Yes, fulfilled prophecy. Now, pangatlo, sa 12:4 din, yung huling bahagi, and knowledge shall be increased. Now, alam nyo ba na sa ating panahon, napakalaganap na ng knowledge sa ating panahon? Ano mga problema ng ating generation right now? Ang problema ng mga tao ngayon, paano makakapunta uli sa buwan? Paano makakapunta sa Mars? Paano ma-resolve ang cancer? Paano ma-resolve ang mga diseases? Yan ang ngayon ang knowledge ng tao. Napaka-exploded na yung knowledge. At alam nyo, yung prophecy na yan na ang mga tao ay magiging matalino sa maraming bagay is also prophesied in Daniel. Natupad na ba yan ngayon? Yes. Ano pa? Number 4 ng ating lesson, global rebellion against God's law. Ang it's also prophesied in Psalm 2 na ang mga bansa sa buong mundo will rebel against the Lord. Now, ngayon, sa ating panahon, hindi pa siya ganang kalantaran. Pero alam nyo ba, sa ating panahon, ang mga gobyerno ay nagre-rebelde na sa Panginoon? Hindi nila. Halimbawa, dito sa Pilipinas, meron na ba kayo nakitang pinuno o presidente na ina-acknowledge ang Panginoon bago siya gumawa ng batas? Hindi na. Pero alam nyo, yung katotohanan na yan is also prophesied in Psalm 2. Tingnan nyo na lamang sa inyong mga bahay. Yung willful skepticism, 2 Peter chapter 3, verse 3 to 7, tingnan nyo na lamang yan sa mga bahay. Pero ang ibig sabihin lamang ng willful skepticism, sa ating panahon, napakalantaran na yung atheism. Pag sinabing atheism, ito yung mga tao na hindi naniniwala sa Bible, hindi sila naniniwala sa Word of God, hindi sila naniniwala sa kalooban ng Panginoon. Noong unang panahon, hindi siya ganun kalantaran.
Pero ngayon, pag nagpunta kayo sa YouTube, nagpunta kayo sa Facebook, makikita nyo yung mga tao naglalantara na kung paano nila kinukutya ang Panginoon at nire-reject ang Panginoon. It is also prophesied in 2 Peter chapter 3. Yung peace movement, alam nyo ba na meron tayong peace movement ngayon na halimbawa, in Ukraine and Russia, ang peace movement, huwag na lang mag-gera, kapayapaan na lamang, wala nang gera-gera, kapayapaan na lamang. Alam nyo ba yung peace movement na meron ng mundo natin ngayon? I also prophesied in 1 Thessalonians 5:3. Yung 2 Peter, ito pa, tingnan nyo, in 2 Peter chapter 3, number 7 ng ating lesson, ang mga natupad na prophecy, yung pagta-travel ng mga tao, yung knowledge explosion ng mga tao, yung global rebellion against God, natupad na din siya, yung willful skepticism, the peace movement. Now, number 7 is interesting, kaya natin tingnan, kaya natin titingnan in 2 Peter 3:1. Sinong nakakita na? Sige, Ate Arian, makikibasa ako. 2 Peter 3:1. 1 and 2 pala. This second epistle, beloved, I now write unto you, in both which I stir up. Second, Ate Arian, 2 Timothy yan? 2 Peter. Ah, sorry. I'm sorry. 2 Timothy pala. Sorry. Kakamali lang. 2 Timothy. 2 Timothy. Sige, Ate Arian, makibasa. 2 Timothy 3, 1 and 2. Peter pala nasabi ko. 2 Timothy 3:1. This is true saying, if a man desires the office of a second, that's Peter. That's first. Okay na. Yeah. 1 and 2. This is now also that in the last day, perilous times shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, and thankful, unholy. Okay then. Thank you, Ate Arian. Now, gusto kong pansinin ninyo yung prophecy dito, the prophecy dun sa verse 2, pansinin ninyo sa inyong Bible, for men shall be lovers of their own selves. The me generation. Ito ba yung natupad na kaya ngayon o hindi pa? Yes. Na ang mga tao, sarili ang mahal. Diba sa social media? Ang una, ito yung mga quotation sa social media, una dapat ang mahalin mo ay yung sarili mo. Itaas mo yung sarili mo. Diba? Kaya nga na-invento yung selfie. Alam nyo ba? It is interesting. Yes, nakakatuwa siya. Interesting. Pero, alam nyo ba, when the camera is invented before, it is not designed na pipicturan mo yung sarili mo. Design niya na ipipicturan mo yung family mo, pipicturan mo yung mga places na napupuntahan mo. Pero, recently lang, naging popular na ang pipicturan mo na ay sarili mo. Na pagpapakita na, tapos ipopost pa siya sa social media, na ang gusto mo lamang ipakita, love na love ko yung sarili mo. Sarili ko. Love na love ko yung sarili ko. Look at me. And dito sa 2 Timothy 3:2, for men shall, future, ang mga tao ay mamahalin nila ang kanilang mga sarili. Ito ba ang natupad na natin ngayon? Fulfilled prophecy. At dito pa marami pang iba. So yun pala ay hula din ng Bible na natupad, na nagpapatunay na ang Bible ay Word of God. Ano pa? Number 8 ng ating lesson, the explosion of apostasy. Ang ibig sabihin nun, sa ating panahon ngayon ay natupad na na ang mga churches, ang mga Kristiyano will depart from the truth. The apostasy is also
prophesied in 2 Timothy chapter 3. Luke 17, verse 28 and 32, basahin nyo na lamang sa mga bahay, pero ito yung homosexual right movements. Sa ating panahon, right now, alam niyo yung word na Pride Month? Yung pride, yung flag of the rainbow na LGBTQ movement. Alam niyo ba na nung panahon ko, nung elementary ako, siguro yung kaedad ng iba, kapag ka dun sa klase namin ay meron halimbawa na sa LGBTQ, halimbawa bakla, itinatago niya yun. Hindi niya pinapakita kasi hindi siya norm. Ibig sabihin ng norm, normal, it's not normal. Kumbaga parang nahihiya pa ang mga tao na LGBTQ sila. Nung ako'y bata pa, kailan lang yun? 2007, 2000, probably 2005. Pero ngayon, na kahit elementary student pa, hindi na tinatago yun. At ngayon, di ba, sa social media, meron ang mga pride parade, may mga pride movement. At alam nyo, yun ay nahula din ni Luke, sa Book of Luke. Tingnan nyo yung Luke 17. Actually, it's the Lord Jesus Christ that said it, pero it was Luke who wrote it. Luke 17, sabi ni Jesus Christ, Luke 17, verse 28. And 27, Luke 17, verse 28 and 29. Luke 17, verse 28 and 29. Likewise also as it was in the days of God, Lot, they did give freedom, they both they sold, they planted, they builded. But the same day that Lot went of Sodom and red fire and brimstone from heaven and destroyed their home. Okay, thank you. Gusto kong pansinin niyo dito, ginamit ni Jesus Christ yung Sodom dito. Katulad ng mga tao sa Sodom, yun ang sabi ni Jesus Christ. Alam niyo ba sa Bible, pag inaral niyo yung Sodom, yung bansa ng Sodom, yun ay isang bansa na ginunaw ng Diyos. It was destroyed by God during the time of Lot. If you study the Bible, you will find that their sin is homosexuality. Mga bakla ang mga tao dun sa Sodom. At ang ginawa ng Diyos, nagpadala siya ng mga brimstone at apoy at nasunog ang buong Sodom and Gomorrah ng panahon na yan. At sabi ni Jesus Christ, katulad ng Sodom sa huling panahon. Ngayon, nasa panahon kaya tayo na katulad na ng Sodom? Kasi nung panahon ng Sodom, meron silang homosexual movement. Normal lamang ang maging LGBTQ sa kanila. At popular ang mga LGBTQ nung panahon na yun. Yun ba ay nangyayari na sa ating panahon? Yes. Very manifested na LGBTQ or homosexual movement ay very normal na sa ating panahon. Pero yan ay kasalanan according sa Bible at yan ay prophecy also na natupad na sa ating panahon. Now ano pa? The explosion of apostasy, the homosexual right movement, governmental surveillance. Alam nyo ba right now, the government can watch you if you're using the internet, if you're using your smartphone, if you're using your laptop. The FBI, the CIA of United States or maybe NBI in the Philippines can watch you. It's also prophesied in the Bible. The governmental surveillance. The European Union, Daniel chapter 2, is also prophesied. The Babylonian commercialism. Now, ito yung bagay na gusto kong pansinin. Revelation 18, huling book sa Bible, Revelations 18. This is amazing. Na ang ating mundo ay papunta na dito. Revelation 18, 1-3. Yun na lang ano.
Revelations 18. As yung 1 to 3, sige. Pakibasa ako. WT, can you read it? After these things, I saw another angel coming down from heaven having great power. And the earth was lightened with his glory. And he cried mightily with a strong voice, saying, Babylon the great is fallen, and has become the habitation of the devils, and the hold of every foul spirit, and a cage of every unclean and hateful bird. For all nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication. And the kings of the earth have committed fornication with her, and the merchants of the earth are waxed rich through the abundance. Okay, that's Babylonian commercialism. Ibig sabihin, yung alam nyo ba na right now, meron tayong Babylonian commercialism. Ang ibig sabihin nun, yung the way ang commerce natin, na right now meron tayong word commerce. Ibig sabihin, right now kaya mong bumili ng product mula sa China. Halimbawa sa Shopee, pag nakita mo yung seller niya ay from mainland China, kaya mong bumili. Kaya mong bumili right now through Amazon.com ng mga products from the United States. That is a kind of Babylonian commercialism that is also prophesied. But one thing na gusto kong pansinin, ang Revelations 13, verse 17. Revelations 13, 17. Ito nakabasa. Ati Chan, pakibasa ako. Now, wala pa tayo dito, pero ito yung mangyayari sa tribulation, sa pamuhun ni Antichrist. Dadating si Antichrist at ipapatupad niya na yung nabanggit ko sa inyo, pagka wala kang tatak ng 666, you will not be able to buy or sell sa time na ito. Pero alam niyo ba na napakadali na lamang sa ating panahon na makontrol yung pagbili at pagbenta? Sino sa inyo may GCash? O yan, isa inyo may GCash na. You already have GCash. Kaya niya bang bumili sa pamamagitan ng GCash? Diba? Paano kung gagawin halimbawa? Kung halimbawa, ang point ko dito is, what if tanggalin na lamang lahat ng peso at GCash na lamang ipalit? Tapos halimbawa, yung GCash ngayon ay nakatatak sa noo mo. Yung number mo. Pag bibili ka sa tindahan, iis ka na lamang sa noo mo. Now, nakakatawa siya, pero ganun yung mangyayari sa hinaharap. Si Antichrist ang mamumuno sa lahat ng pera. Ang point ko dito is, the point here is, napakadali na lamang makontrol yung pagbili at pagbenta. Diba? Sa pamamagitan ng technology at internet. Number 13, the prophecy, Israel back in the land. Now, this is something that you need to know. For past probably 200 years from now, ago, 200 years ago, ang bansang Israel, ang mga Hudyo ay wala sa Israel. Pero for the past 100 years and 200 years, ang mga Israelites ay nagsibalikan sa Israel. At yun ay yun ay also prophesied. Now, ang history ng bansang Israel, now listen to this, nung nireject ng bansang Israel ang Messiah, nasakop sila ng Roman Empire noong 70 AD at sinira ang buong Jerusalem at nagsitakbuhan ang mga Hudyo. Dumating yung World War, yung Ottoman Empire, pinersecute sila. Dumating yung British Empire, pinersecute sila. Dumating yung World War I, World War II, panahon ni Hitler, pinagpapapatay sila. Now, ang point dito is, throughout the time, for more than 2,000 years, ang Israel, right now, hindi sila nakatira, ang mga Hudyo, hindi sila nakatira doon sa Israel. Lahat sila ay nakakalat sa buong mundo. Pero for the past 100 years, ang mga Hudyo, nagsisibalikan na sila dito. At ngayon, ang mga Hudyo ay nasa Israel na. At yan ay na-prophesy sa Ezekiel. Pero before, or pagka pinag-aralan yung history, wala sila sa Israel. Lastly is the preparation for the building of the third temple. Right now, walang templo. There's no temple in Israel right now. But there will be a third temple.
And pag inaral nyo, meron ng, ang Israel ngayon, meron ng Temple Institute na na-establish. May, alam nyo ba that there are already Levites, Levitical priests na nakahanda sa Israel? Now, ang point dito is, ready nang mabuild ang temple. Also prophesied. Now, I know na we skip a lot of things in this part, but the main point of this is, there are many prophecies in the Bible, 14 of them, that are already fulfilled in our time. Now, ang point dito is ganito. Kung meron akong ipakita sa inyong 14 na binanggit ng Bible na natupad na, maniniwala kaya kayo that the Bible is the Word of God o hindi na? Hindi pa rin. Hindi pa rin? Or yes? Kasi yung mga prophecy na binanggit ng Bible, mga. At yun yung point natin sa umaga nito. Nasapat na napatunay na ang mga fulfilled prophecy ay nagpo-point that the Bible is the Word of God. Pag meron nagtanong sa inyong kaklase na hindi naniniwala sa Bible, pag sinabi, paano mo nasabi, Grace, Pam, or Nicole, na ang Bible ay Word of God, ituro mo siya sa mga prophecy na ito. Kasi itong mga prophecy na ito na natupad na ay mga miracles. Do you have any question as we close? Any question? So kung wala na, shall we pray? WT, can you close us? Dear God, we thank you for this opportunity to worship you in us. We thank you for Brother RJ and the Salvation Class. Thank you for them which have come to learn about you in this class. We ask that you would have your name blessed on Pastor Tessin and Mr. Fowler and Danielle. Thank you for their visit here. And I ask that you would help the Word of God to speak to hearts. Fill Brother RJ and Pastor Tessin and Pastor Fowler, Jesus.